Mga kapuso, nag-file po ng official leave of absence ang alkalde ng lungsod ng Davao, Sara Duterte. Mula yan Oktubre 5 hanggang Oktubre 8. Ang 8 po ng susunod na barang Oktubre ay ang huling araw ng pagfa-file ng Certificate of Candidacy o pag-aain ng kandidatura. Samantala, Pormal naman pong ninomina bilang kandidato sa eleksyon 2022 sa eleksyon po ng partidong Aksyon Demokratiko ang alkalde ng lungsod ng Manila, Isko Moreno. Si Vice President Leni Robredo naman ay handa raw tumakbo at handa raw naman magpaubaya sa eleksyong 2022. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sa kanilang National Executive Council meeting, nagpasa ang Liberal Party ng resolusyon para suporta ng hakbang ni Vice President Leni Robredo na pagkaisahin ang mga pwedeng lumaban sa kandidato ng administrasyon sa eleksyon 2022. Si Robredo ang chairperson ng Liberal Party. Nagpasalamat si Robredo sa tiwalang ibinigay ng mga kapartido. Alam kong tumatakbo yung oras. Mulat ako sa deadlines. Mulat din ako sa tungkulin ko bilang pinuno. Bilang chairman ng ating party. At in a sense, pinuno rin ng lahat ng taong kahanay natin sa layuning ito. Tinanong din si Robredo sa isinusulong niyang Unity Talks sa kanyang pagharap sa forum ng presentation of the Child Jesus Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Handa raw siya tumakbo at handa rin magpaubaya. Pormal namang ni-nominate ng Partidong Aksyon Demokratiko si Manila Mayor Isko Moreno bilang standard bearer sa 2022 elections. Tinanggap naman ni Moreno ang nominasyon. Sa Unified National Convention ng Partido Lakas ng Manggagawang Pilipino, the Labor Party of the Philippines at Aasenso Party, hinimok si dating Senador Bongbong Marcos na tumakbong Pangulo. Sa kanyang mensahe, nagpasalamat si Marcos sa kanilang suporta. Sa Biyernes, October 1, ang simula ng filing ng Certificate of Candidacy na tatagal hanggang October 8. Sa panahong ito, nag-file ng official leave of absence si Davao City Mayor Sara Duterte mula October 5 hanggang 8. Sinabi niya ito sa kanyang radio program. Nagpaalam na po ako sa inyo ng maaga, last April na ako po'y lakaw karong October. And sa April na po, sunod, tuwing puhon-puhon, it's the same lakaw. It's something that I really need to do. Sa isang text message sa GMA News, sinabi ng Mayora na pupunta siya sa Singapore. Ipinahayag naman ng Partidong Progressive Movement for the Devolution of Initiative o PROMD ang opisyal na pag-endorso nito sa kandidatura ni Senador Manny Pacquiao para sa pagkapangulo sa eleksyon 2022. Inanunsyo naman ng labor leader na si Leodigario Kitain Calyodi de Guzman na tatakbo siyang pangulo sa 2022. Sinabi niya ito sa online national convention ng Partido Lakas ng Masa. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.